Hindi dahil tatay ka or nanay ka, may karapatan ka ng manakit sa anak mo. Because if you maltreated physically or even emotionally and psychologically against your child, pwede kang madimanda ng child abuse. Lalo na pag yung ginagawa mo, it affects the psychological and emotional development of the child. May parusa po ba sa mga magulang na mag-aabandona ng kanilang anak? At kung meron, sino ang pwede mag-file, Kuya Mark? Ang nag-abandona, that's part of child abuse. So pwede sila mag-file ng violation ng child abuse law. So first yan, kasi inabandon nila ang kanilang anak. When fact, yung pag-alaga, pagmamahal ng isang anak is a natural right and also a natural duty. Both a natural right, both a natural duty. Tapos hindi niya nagawa yun, so ibig sabihin, pwede siya madimanda ng child abuse. And second, for example, tatay hindi nag-alaga, hindi nagbibigay ng tamang oras or kahit financial support, bawsi yan, Republic Act 9262, economic abuse. Or civilly, pwede maging liable sila na pwede ma-terminate ang kanilang parental authority. Pag ma-terminate ang kanilang parental authority, ang bata mapunta sa mga bahay ampunan o yung tinatawag na children's orphanage, then the DSWD will declare the child as legally available for adoption. Pag ma-declare ang child as legally available for adoption, pwede nang iproseso ang kanilang adoption kung sinong gustong mag-adopt sa mga bata. Kuya Mark, pag disiplina, syempre sa mga panahon natin, mabigat ang disiplina, Kuya Mark. Yes. Inabot tayo ng mga palo. Yes. Okay lang yan. Mga sinturon. Okay lang yan. Eh, ngayong mga panahon na to, Kuya Mark, medyo hindi gaanong, alam mo yun, parang pag sinabi mong disiplina, child abuse ang dating. That's why kailangan ayusin mo kung ano bang ibig sabihin ng disiplina. Kasi ang sabi ko nga, ang disiplina, pag sumobra na, lalo na pag pinalo mo yung anak mo, na yung paa ng anak mo maging talong na ang kulay, Is it considered disiplina? Hindi maging depensa mo na disiplina. Hindi dahil tatay ka or nanay ka, may karapatan ka ng manakit sa anak mo. Because if you maltreated physically or even emotionally and psychologically against your child, pwede kang madimanda ng child abuse. Lalo na pag yung ginagawa mo, it affects the psychological and emotional development of the child, you can be liable of child abuse. And second, pwedeng ma-terminate ang iyong parental authority over the child, mapunta sa DSWD ang anak mo kung minamaltrato mo ang anak mo. So hindi depensa yung disiplina. Kasi pag disiplina pinag-usapan, pwede naman pag-usapan, pwede naman kausapin lang, may konting kuwan dyan, pagalitan mo konti, pwede naman ganon. But not to the extent na ginagawa mong pang inaabuso mo ng anak mo emotionally, psychologically, including physical abuse or maltreatment over your child. Batay sa batas yan, Kuya Mark. Ha? Batay sa batas. Kasi syempre, sa mga panahon noon, matindi yung disiplina. Kasi Philippines, we are one of the signatory of the United Nations Declaration of the Rights of the Child. Kasama tayo sa signatory dyan. And that is part of international law. And international law is part of the law of the land. That's why mayroon tayong batas about child abuse, kasi we are one of the signatory of the United Nations Declaration of Child's Right. So one of that, yung as a parent, wala kang karapatan na sampalin, gawing parang hinihising mo na yung anak mo, na yung paa ng anak mo parang talong ng kulay. Otherwise, hindi mo masasabi yun na disiplina. That is already maltreatment. And if that is maltreatment, pwedeng mawala ang iyong parental authority over the child. Madimanda ka pa ng child abuse sa anak mo. Alright, thank you kayo, Mark. Si Flor Moreno, bukod sa mga lolo, lola, auntie o uncle, pwede rin po bang magkaroon ng karapatan ang nakatatandang kapatid na tumayo bilang magulang ng kanyang mga kapatid? Pag wala si nanay, si tatay, ang may substituted parental authority, pwede kay lolo at ni lola. Pag wala si lolo, si lola, pwede mapunta sa oldest brother or sister. Pinakamatandang brother or sister. But at least 21 years of age. And kailangan hindi siya unfit. Kasi pag unfit siya, pwede pa rin kunin ng court yan, mapunta sa actual custodian. Kung walang actual custodian, mapunta sa children's orphanage ang bata. Alright, may tanong din po kayo, Mark. Paano po kung ang bata ay nasa poder ng single mom? Dahil ang daddy ay pumanaw na.
Pero ang bata hindi naaalagaan at napapalaki na maayos ng mother. May karapatan po ba ang kaanak ng tatay na mas capable naman na palakihin ng maayos ang bata? From a concerned tita daw, Kuya Mark. Kailangan may proof ka. May proof ka na mag-file ka ng petition for custody. And kailangan pag mag-file ka ng petition for custody, yung tita, pwede mag-file ng petition for custody. But kailangan niyang i-prove, number one, na yung nanay ng bata is walang pakialam na nanay, irresponsible na nanay, immoral na nanay, or physically abused na nanay. Kailangan i-prove niya yan. Kasi kung hindi ma-prove yan, matatalo siya. Kasi the burden of proof is nasa kanya na i-prove niya na yung nanay irresponsible or immoral na nanay. But there is a Supreme Court decision, MJ. Mm. This is a Supreme Court decision is about yung tinatawag na prostitute mother. Prostitute mother? Mother. Prostitute mother. Ibig sabihin... President. Yes, Supreme Court decision. A prostitute mother. Ibig sabihin, nag-file ng kaso si tatay against the mother kasi gusto niya kunin ang bata kasi ang nanay is a prostitute. Pero prostitute siya, pero hindi naman niya pinakita sa nanay, sa anak niya. Prostitute siya sa labas, pero sa bahay niya, very maalaga siya, mapagmahal sa bata, ganon. So ang tanong dyan, pwede ba makuha ng tatay ang bata sa prostitute na nanay? Sabi ng Supreme Court, hindi. Bakit? Iba ang pagiging nanay. Iba ang pagiging asawa. Not because you are an unfaithful wife. Hindi ibig sabihin that you are an unfit mother. Minsan, unfaithful wife ka, but you are a good mother. Oh, grabe. Minsan, oh. Malalim yun, ha? Oh, yes. May mga ganun. So, hindi ibig sabihin na unfaithful ka na asawa, wala ka ng kwentang nanay. So, kailangan i-prove mo na wala kang kwentang nanay o na walang kwenta yung nanay niya para makuha mo yung bata. Hindi mo i-prove na wala siyang kwentang asawa. Iba ang pagiging asawa, iba ang pagiging nanay. Ganon din sa tatay, Kuya Mark. Ganon din sa tatay. Vice versa yan. Vice versa. Maybe you are a good husband, but you are not a good father. Maybe you are a good father, but you are not a good husband. You are an unfaithful husband. So, ano yan? Complete package yun kung ano ka? Good swerte ka. Swerte kang nanay ka o asawa ka. Kung yung asawa mo, lalaki, good husband. Good father. Good father. But not all the time. Aba. may hugot ka na naman. Not all the time. Ay, Kuya Mark. Swerte ka, ikaw lalaki, na yung asawa mong pinakasalan mo, good wife and also a faithful wife and a good mother. But sabi ko nga, not all the time. Kuya Mark, gaano kahalaga na alam ng ating mga kababayan itong batas kaugnay po sa parental authority? Kailangan yan kasi ang natural, ang parental authority or custody, it is a natural right and also a natural obligation. So dapat alam mo na yung anak mo, hindi mo pagmamay-ari ang anak mo. Kasi may iba dyan na ako ang nanay, ako ang tatay, parang ikaw na yung batas sa bahay nyo. You do not own your son. You do not own your daughter. Anak mo yan. It is your natural duty and natural obligation and right to protect, to love, and to take care. So, huwag mong i-treat yung anak mo na lupa. Iba yung lupa. Iba yung bahay. Pwede ikaw yung owner ng bahay. Ikaw ang nagmamay-ari sa bahay. But iba dapat ang treatment mo sa anak mo. Because parental authority, it is a natural right and a natural duty to take care, to love, to support your child. That is one of the natural right being a parent. Siguro, ito yung mga paksa na dapat kabisaduhin ng mga may balak mag-asawa, Kuya Mark. May balak mag-asawa at may asawa na or gustong mag-asawa. May payo. O, ganun yan. At maganda rin itong paksa sa mga nagre-review sa bar. Mag-review sa bar, but don't forget, ha, if you read this natural law, yung mga family code natin, may relation to sa biblical principles. Mm. Like for example, yung issue about na ni Solomon. Mm. Solomon, na dalawang nanay. Isang bata. So, sino dapat mapunta ang nanay? O, ang bata. So, Solomonic principle. But according sa ating family code, based on Solomonic principle, what is the best interest of the child? Yun yan. Alright, Mark, ano po ang moral lesson natin sa paksa natin today? Ang moral lesson natin, dapat mahalin natin, alagaan natin ang ating mga anak at hindi dapat
i-treat natin yung pagmamahal at pag-alaga natin sa ating mga anak bilang utang nila sa atin. Kasi right natin yan, but also, it is also our natural obligation. So, dapat yun ang dapat gawin natin. Dapat i-treat natin yung anak natin as anak natin, hindi natin property or pagmamayari ang ating anak. Kung hindi, anak natin yan based on natural right, based on natural duty.